na gusto nalang ikaw na lang. Mga ka-amazing! What it do, what it do? Welcome back, mga balakubek! Welcome back, balakubek! Ikaw na daw! Yo, so we're here today. We got a new toy for our vlogs. As you can see, naka-mic kami ngayon para mas clear yung voice namin. So, dito kami ngayon, we're testing it. Maingay ngayon. Oo, maingay dito. Maraming nagbabasketball. Maraming nagbabasketball dyan. May practice. So, tingnan natin kung effective. So, ano yung... May topic tayo ngayon. Ano na naman yun? May regalo kami sa inyo, mga ka-amazing. Meron kami pag-uusapan ni JJ. 2010 pa nangyari. Huh? Yun. Hindi mo alam, di ba? Kasi, sabi ko nga sa inyo, mga ka-amazing, random kami mag-video. Wala lang akakala, pati siya hindi niya alam kung ano pag-uusapan namin. So, may papanood ako sa'yo. And pagtapos mo panoodin, kailangan ko ng reaction mo. Okay. Right? So, ganun ka. Three small guards using quickness, so they go to their size and they go to the post. Whoa, look out! Oh, that's an offensive foul by JJ Hildebrand. Again, that defense being put up here by Bimeg, forcing those offensive fouls. Meyer Hopper looked like he might have gotten hurt. He's holding on to his back, but matibay din to si Meyer Hopper. Eh. Pagpaglag ng konti. Kahit na papayat-payat yan. I think his core, you watch it right there, very strong to the core. There's that big collision between Meyer Hopper and Hildebrand. Offensive foul on Hildebrand. Offensive foul on Hildebrand. Kind of falling hard on his lower back. Seems to be okay. But you know, when he got hit, both his feet got off the ground. And look at that offensive rebound and a putback coming from Cliff Brown. Cliff Brown now with 12 points. A spin a row. Miller, oh, blocked by Meyer Hopper. And that's the length. The length of Bimeg. But walang length to Meyer Hopper. That shot would have gone up and might have gotten in. Hopper. They will give Meyer Hopper that shot all night long. Meyer Hopper attacks. He is bumped. And he'll go to the line. Rico Meyerhofer, leading candidate for Rookie of the Year. Second overall pick. So, pinapanood niya po, mga ka-amazing. So, anong reaction? Three small guards using quickness. So, they go to their size. And they go to the post. Whoa, look damn, out! Damn, man, that's an undercut, bro. How naging charge yan? Tapos, tingin mo. Kunyari, nasaktan ka. Tapos, biglang tatayo para walang nangyari. Oh, so, ibig sabihin, flopper ka, nag-flop ka. Masakit yan. Hindi ako niwala sa'yo, bro. Malakas lang talaga yung pain na, no? Tolerance. Flopper ka. Tingin mo yung mukha mo. I think his core, watch it right there. Ganda no, gumagalaw ka pa eh. Ganda no step mo na, unang pa. Sige mo, gumagalaw pa oh. Hala, close yan, hirap. Okay, so, ito ang topic natin ngayon. But you know, when he got hit, both his feet got off the ground. Ito ang topic natin ngayon. Ayaw mo kumayag, di ba? And a putback coming from Cliff Brown. Ngayon. Cliff Brown now with 12 points. Hindi ka patapos manuag. Sige nag-aaralan mo pa. Spin a row, Miller, oh, blocked by Meyer Hopper. Huh? Oh, that's the length. Huh? Itay mo yung block ko dyan kay Rudy Hatfield. Kung walang length to Meyer Hopper, that shot would have gone up and might have gotten in. Hopper. Oh, Miller na doon po yung Miller. Give Meyer Hopper that shot all night long. Meyer Hopper attacks, Rudy Hatfield, he is bumped. Huh? And he'll go to the line. Foul. Di ba tapos yung itay mo? Candidate for Rookie of the Year. Second overall pick. So, ang topic natin ngayon, marami kasing nagbabasa ka ng mga comment, di ba? Tama, hindi? Oo. Ano sabi nila? Ano ang favorite basher mo? Sino? Favorite basher? Ngayon, mga amazing, tuturuan natin ang leksyon at tuturuan natin ang aral yung mga basher natin. Ito naman kasi tayo sa PBA Motoclub. We give advice, lalo na sa mga loss. So, itong mga basher natin, loss sila. Oh, naniniwala ka ba na loss sila? Oo oh, kasi bro, pag may nagbabash sa akin, I don't pay attention eh. No! I don't give them money eh. Parang... Gusto ayaw mo siya, silang relevant? Oo. Oh, sa akin, it's not ano eh. Bakit, why am I paying attention to you? That's all negative. Magkaiba tayo ng diba? Analogy. Ikaw ako, binabroadcast mo sila. Hindi. Pinapasigan ako, mo sila. Hindi, ako gusto ko silang bigyan ng advice. Gusto ko silang magbago. Wow. Dahil loss nga sila.
Okay? So, ang favorite basher ko, yung sinasabi na mayabang daw ako. Alam mo bakit? Oh. Dahil totoo. Alam mo kung paano ko masasabi totoo mayabang ako? Lagi ko kasi sinasabi sa buhay ng isang tao, pag wala kang yabang, wala kang mararating sa buhay. Huwag sana sobra, huwag rin kulang. Dapat sakto lang. Baka mali yung term mo eh. Hindi naman yabang eh. Hindi, kasi ako kasi... Yung sinasabi mo, kumpiyansa. Iba yung kumpiyansa sa yabang eh. Eh, laking puwerto ako eh. Laking Batanggenyo ako. Meron nga kasabihan, mga ka-amazing, pakinggan nyo to ah. May kasabihan. Sabi ng mga Batanggenyo, maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Nag-gets mo, hindi? Oo, gets ko naman. Sabi niyang mga Batanggenyo, mauubos na ang yaman nila, wag lang yung yabang nila. Alam nyo ano ibig sabihin nun? It's in a good way. Hindi sila yabang na... Dapat hindi ka mapipikon, dapat mapaproud ka pa sa yabang ng gantong... May example. Bibigyan kita ng napakagandang example, mga ka-amazing. Lalo na yung mga nagbabash ng... May sinasabihan yung kapwa nila na mayabang. May dalawang klase na gusto maging basketball player. Yan, edad nila. Yan. So yung edad ng mga bata na to, may dalawang klase ha. May isa, sinabi niya, kahit anong mangyari, magiging PBA player ako. Si Exhibit A yun. Ang sabi ng pangalawang bata, Exhibit B. Mahirap maging basketball player, pero I'll do my best. Sino ngayon sa palagay mo, as a MVP ng PBA, ang magiging malaki ang chance maging PBA player? Si Exhibit A o si Exhibit B? Siyempre, Exhibit A. Exactly! Tama hindi? So yun yung sinasabi ko sa inyo. Alam, siyempre nasabihin ng mga tao, ang yabang naman ito. Wala pa nga pinapakita, wala pa nga pinapatunayan. Gusto, PBA agad ang nasa isip, yung hirap-hirap makapunta sa PBA. Mga tao, masasabi na mayabang. Oh. Yun yung dating nyo sa akin, yung kasi mga basher. Kasi pag sa mindset mo, negative na hindi mo kaya, paano mo abutin yung pinaka-highest level sa Philippines? Exactly. Sa PBA. Diba? Exactly. Guess ko naman sinasabi mo. Yun. Dun pa lang kasi, nung 2010, mayabang na talaga ako eh. Pero in a good way sana. Sana wag niyong masamain yung yabang ko dahil doon ako kumukuha ng kumpiyansa, doon ako kumukuha ng confidence sa sarili, doon ako kumukuha ng skills ko sa yabang ko. Pero yung yabang ka kasi, Batanggen yung yabang ang dating. Yes? Kasi there's two types of yabang eh. Diba? There's a yabang, mayabang na parang confidence sa skills mo. Mayabang yun. Tama. Tapos may yabang na puro salita lang. Exactly. Diba? So it's two different, ano yun eh. Pupuro ka lang salita, pero walang action. Yun yung nakakainis. Saan ako dun? Parehas ka eh. Yes. May pangalawang basher na yun. Okay, may dalawang. Nagbabasa ka ba? Si, ano, hero ka pa nga eh. May words. Bigbigay ka lang ng words na basher. Words. Madaldal ka daw. Madaldal. Okay. Maganda yan. Nagbabasa nga talaga yung JJ. Kaya mag-comment kayo mga ka-amazing. Dahil nagbabasa nga talaga ng comment to. Sinabi niyong madaldal ako. Eh, paano tayo mag-YouTube? Totoo naman pwede yan. Pwede bang tahimik lang tayo? Hindi kayo pwede naman ako. Tahimik ako. Pag ako naging vlogger, walang mangyari sa YouTube natin. Okay lang ba sa inyo na i-video lang natin ka kahit hindi nagsasalita? So, ititigan nyo lang si JJ? Okay lang naman. Kung manonood nyo pa rin, di ba? So, understandable yun. Kung madaldal ako, kailangan. Ganun talaga. Tanggapin na lang natin. Ganun talaga mga influencers, content creator, kailangan mayabang talaga. I'm doing my best naman. Actually, yung mga nagko-comment din, yung mga nagsasuggest, kita nyo nga yung suggestion nyo. Mayangan. Oh, hindi ba namin kayo sinusunod? Sinusunod namin kayo. Ang dami na kasing mga nanonood sa atin, and marami na tayong na-influence. Okay? Pangatlo, yung word na bastos. Oh. Nakaka-prostrate naman dahil... Bastos ka daw? Bastos daw ako. Hindi, na-realize ko, pinag-isipan ko, ba't kaya ako bastos? So, ito yung pinaka-prostrating part. Hindi nila kasi naintindihan. Nagsimula yung word na bastos. Everyday kasi may nagko-comment na naghihintay siya ng comment, naghihintay siya ng video natin, tapos nagko-comment siya na bastos yan si Rico, dapat yan tanggalin na sa PBA Motoclub. Bakit? Ano masasabi mo ng bastos? Nang simula, feeling ko,
yung kay Awi. Yung mag-asawa ni Mavs. Hindi nila maintindihan na nag-pin-rank natin si Awi that time. Tapos hindi nila nakita sa video. Hindi nila nakita sa video na nagsabi tayo kay Awi na, Madam Awi, pinaprank ka lang namin na YouTube content lang yun, ha? Huwag ka mga galit, ha? Kasi nauna ka rin naman talaga kay Boss Sam, eh. Wala namang issue, eh, kahit na late ka. Pero mas late kasi si Boss Sam. Kaya wala kaming choice. Oh, 2022 pa yan, ha? Kaya hindi nga nila napansin, hindi nga nila alam, hindi nila nakita sa content natin. Grabe. Tapos si Madam Awi nga, hindi nga, tuwan-tuwa nga sa atin. Yung mga fans ni Mams, feeling ko sila yun, yung fan ni Mams, sila yung nagbabash sa akin. Dahil binastos ko daw yung asawa ng coach nila. Hindi ko po binastos, nag-prank lang kami and nag-YouTube content lang kami. And siyempre, ginagawa naming priority yung gusto naming malaman ng mga tao na huwag kamalit sa mga... Ano, magbibigay kami ng aral, tama? Ito ang pinakamalupit. Itong word na to. At ito, pwede ko silang pangaralan yung basher. Bakit daw si Rico? Eh, hindi naman legend. Bakit kasali sa mga legend games? Alam mo, masasabi ko sa mga taong nagsasabi noon, ha? Oh. Ang tawag sa'yo, yung basher na nagsasabi ng comment na gano'n, baka may matututunan ka ngayong araw na to, eh, yung naghihintay ng mga video natin. Eh. Ikaw? Ikaw na nagko-comment lagi ng, bakit si Rico hindi naman sikat? Bakit sumasama sa mga sikat? Ang tawag sa basher niyan, crab mentality. May ugali ka na crab mentality. So, i-explain natin. Ano ibig sabihin ng crab mentality? Pull you down. Yes. Ibig sabihin, role player lang ako. Totoo po. Proud ako na role player. Jay, role player mo ako nung Hinebra ako, yeah. Di ba? Lahat ng tira mo, re-rebound ako. Yeah. Yan yung role ko. That's why I have the confidence to shoot the shot. Kasi alam ko, someone will get the rebound. And if you get the rebound, alam ko, you'll kick it back out to me. Kaya umabot tayo ng finals. Yes. So ngayon, i-explain natin sa kanya kung bakit crab mentality ugali niya. Huwag kang magagalit sa role player na umaabot, nakakasama yung mga sikat at mga ano, dahil hardship ako, eh. Gusto kong makasama, gusto ko ring sumama sa mga sikat, eh. Sa mga legends natin. Idol ko yan, eh. Idol ko si JJ. Idol ko si Pingris. Idol ko si Noli Loxin. Idol ko si Yanni Abrentos, Marlo Aquino. Lahat ng mga legends na yan, idol ko yan. At gusto ko ring makasama sila dahil isang privilege at isang amazing experience para sa akin yun. Ngayon, yung nagko-comment ng tanggalin yan dahil hindi naman yan sikat, may crab mentality yung ugali mo, brother. Tama, hindi? Dahil ayaw mo yung katulad ko na umangat papunta sa kinalalagyan nila. Tama, hindi? Make sense, no? Kasi graduate ako ng Lasal, pinag-aralan ko yung psychology. Alam ko yung ego na pumupunta, na nagko-comment ka niyan. Dahil, baka nandiyan ka lang. Hindi ka umaangat sa buhay. Gusto mo, yung kaparehas ko na maparehas mo na nandiyan ka lang. Gets mo, hindi? So, hopefully, magbago ka. Yung nagko-comment no, no? Mm. Yun, may natutunan ka sa amin ngayon. Mm. Tama, hindi? Mm. Ha? So, sana tumigil na yung nagko-comment ng ganon, yung mga comment na section natin. Dahil, unang-una po sa PBA Moto Club, we priority good vibes. We give motivation, of course, sa mga tao na nanonood sa atin. And ini-influence po natin lahat ng manonood natin. You guys don't understand how hard it is to become a professional basketball player. There's millions of aspiring basketball players dito sa Philippines. And there's only 400 ata that plays in the PBA. Mga 400 players. Parang ganun, no? Or less. Maximum 500. Baka less, less. May mga reserve pa, eh. Isipin mo, 5, at the most, let's say 500 players in the whole Philippines plays professional basketball. That's 0.2%. That is so hard to achieve, guys. Just the mere fact nakapasok ka sa PBA, in my mind, you're already a legend for accomplishing that goal. So to say someone is not a legend because they're a role player in the PBA. So ibig sabihin si Rudy helped you. He's not a legend. Rudy was a role player too. One of the best role players ever. My idol. Diba? So you guys parang disrespectful yung pag sinabi mo na hindi role player or hindi legend yung isang player na naglaro sa PBA.
Because just to make it to the PBA is an achievement on its own already. May isa pa. Itong pinaka-worst. May nag-comment. Kasi binabasa namin yung comment. Ayaw namin pansinin yan, pero gusto namin bigyan ng aral yung manang-comment na yan. Gusto namin sila magbago. May nag-comment, Jay. Ayoko na sa page, ayoko na sa YouTube channel na to kasi ano, bad vibes na. Mag-unsubscribe na ako. Pero the next video, andun pa rin siya. So ang ginagawa niya, nag-hatak siya ng mga viewers natin para mag-unsubscribe. Bakit? Hindi ko maintindihan. Eh ang only priority namin sa PBA Moto Club, makapag-create ng tulong sa kapwa. So ibig sabihin, kapag ka nag-comment ka nun, ang damot, ang tawag sa kanya, madamot. Ay, ang tawag dun sa nagsasabi na, guys, mag-unsubscribe na tayo sa PBA Moto Club. Kasi ang pangit panoodin ito. Ibig sabihin, yung basher na yon, ang tawag sa'yo madamot. Dahil ang... Alam mo bro, kasi may mga tao talagang... Ewan ko ah, baka ewan ko, kalaban sila sa ibang YouTube page or something. Kasi na-experience ko yan sa restaurant business eh. May tao kakain sa restaurant mo para lang mag-complain. Gusto lang talaga mag-complain. Ewan ko if like another restaurant sent them there. Diba? Kasi na... Naging masikat yung restaurant, diba? Sumikat siya. Eh yung restaurant nila parang naagawan mo ng customers. So, I don't know if they go there on purpose na kakainin yung pagkain. Even though masarap, sasabihin na, eh, di masarap, ganito, ganyan. Magko-complain talaga, bro, na-experience namin yan sa Pomodoro. So, yung ganong sa basher ng PBA Moto Club, sana po magbago ka kasi gusto lang namin na tumulong eh. Nakakapag-create kami ng charity work. Ito naman ang advice ko sa iyo, Rigo. Hindi mawala yung bashers. Hindi, kaya natin mawala yan. Hindi mawala yan. Kahit anong gawin mo. Kahit binigyan ko na sila ng suggestion or ng comment. Kahit anong gawin mo, bro. You can't please everybody. I mean, sa PBA Moto Club fans natin, yung mga nanonood sa atin, ang daming nagtatanggol sa atin. We appreciate you guys, but don't worry, hindi kami naapektuhan. Ang gusto lang namin, makapagbigay kami ng influence at mabago namin yung mga kapwa natin na nalalos. Sila dapat yung pinapansin natin, yung mga supporters natin. Oh, mahal na mahal natin yan. Kita mo nga, dahil nga sa inyo dahil to. Dahil dyan, guys, magbibigay ako ng isang SJC na helmet. Oh, pero hindi ko alam yun. Hindi ito bago. It's my very first helmet. Use na siya. So, ayaw ko, baka gusto yung gawin display. Eh, gagamitin nila. Hindi ko alam yan, ha? Bigla-bigla ka nagsasabi niya, no? Eh, kasi gusto ko nga i-reward yung mga... Fans natin. Mga fans natin, yung mga supporters viewers, natin. Amazing viewers. That's always nandun nanonood ng videos natin. Tsaka positive vibes nila. So, yun. I-ano nang gawin namin ng content ni Rico yun. And then we'll let you guys know how you can win my very first HJC helmet. So sana po sa mga nambabash sa YouTube channel namin, magbago na kayo. Dahil 2023 na. And kung lagi kayong nambabash ng kapwa, magiging hobby nyo yun eh. Baka maging basher din kayo sa family nyo. Baka maging basher din kayo sa mga kaibigan nyo. Hindi maganda eh. Hindi magandang ugali. Dapat, kung ayaw nyo panoodin yung YouTube channel namin dahil nababad vibes kayo, huwag nyo na lang sabihin, huwag na lang kayong mag-comment. Meron naman kayong freedom eh, di ba, sa YouTube. Pwede naman hindi na kayo manood eh, kung ayaw nyo eh. I like it. Ha? Huh? I like it. Yung mga magsasabi pa kayo ng mga bad words sa comment section, nakakawala ng motivation, pero hindi mauubos yung motivation namin para sa mga sumusuport. Kasi as long as marami yung sumusuport sa inyo, mas gaganahan kami. Ang dami na yung project, mga ka-amazing. Alright? Marami tayong project tumulong. Marami tayong project pampasaya. Eto nga, kung hindi nyo nakapanood yung kay Ryan Aranya, naging na-develop namin, lahat ng mga ex-pro, tutulungan natin yung negosyo nila. Yun yung isa sa mga project namin. Tutulungan namin i-broadcast. Pero dapat, importante, sa lahat ng pupuntahan namin, amazing. So, sinabi ko na kay JJ, na yung campsite ni Ryan Aranya, The Whirlwind, is an amazing campsite.
At babalik po ang PBA Moto Club, buong club namin. Yes, sir. Naka-motorbike kami, magka-camping kami dun. Overnight. Kala ko naka... Ano huh? Tayo? 4x4. Ah, gusto mong gamitin yung 4x4 mo? Ha? Huh? Ha? Huh? Yeah. Motor, mahirap eh. Baka masira pa motor natin. Pwede. I mean, yung pickup ko, sarap. Tuwan-tuwa ako doon sa pickup ko. Yung mga river crossing. Sobrang saya. So, hopefully maka-amaze. Ang suggestion ko lang sa inyo, of course, subscribe kayo para lumaki pa tayo. Mas marami pa tayong matutulungan. And, kung hindi nyo, i-share nyo po kami sa mga kaibigan nyo. Dahil, ito po yung promise namin sa inyo. Lagi tayong good vibes dito sa channel namin. And, soon po, magkaka-headquarters na tayo dyan. Diba? Gabi, diba? Tama, hindi. Exciting. So, pag nagka-headquarters na tayo, pwede na kami mag-receive ng... Ano yung mga receive natin? Pwede meet tayo. And greet. Oo, oh, meet and greet. Fun ride. Magpapili tayo ng 100 riders kasama sa atin, makikipag-breakfast sa atin. Doon natin pamigay yung mga raffle. Oo, doon kami magpaparaffle. Tapos, doon sa headquarters namin, magkakaroon kami ng shop, no? Of course, HJC, MSC Medallion Sports, yung mga jersey ni JJ. Pwede nyo ipasign mismo doon dahil nandun si JJ pag bumili kayo, no? Magiging ano talaga, tambayan. And, of course, PBA Moto Club Cares Foundation. Yun. So yan po yung, ano, yung mga lalo na yung mga OFW na nag-donate sa atin, Jay. So, sa mga basher, peace out. Stay amazing lang tayo lagi. Dahil sa buhay ng tao, importante na lagi tayo masaya. Kaya tayo nabubuhay sa mundo para maging masaya. Dahil miserable natin kung palagi tayo malungkot araw-araw. So, ang dami ng negative sa mundo, guys. Positive naman. Di ba? Huwag lang sa, ano, sa drugs. Huwag tayong positive sa drugs. Negative lang tayo dahil sa drugs. Positive tayo sa buhay, huwag sa drugs, okay? Mga ka-amazing, so magpa-practice na po kami. Coaching muna kami, coach. Magko-coach muna kami ni JJ sa mga younger guys natin, mga new generation. Ayan, tuturuan namin lahat yung mga yan. Alright? So, may project kami, abangan nyo yung sunod na content natin, mga ka-amazing. And kita-kits tayo sa road, alright? Alright guys, peace out. Amazing.